Hello everyone and welcome back to another episode of Cooking with the Good Looking Guy. Alas 12:30 na, ngayon lang dumating si Eileen, naladala tong mga arena, so wow. And unfortunately, gutom na kami. Parehas kaming gutom. Na-discover ko na meron pala siyang giniling Korean Chapagetti! Chapagetti! Ngayon, hindi ko alam kung paano lutuin to, pero susubukan ko na lutuin in a sense na hindi siya magmumukhang instant noodle lang. Kung paano kailangang iluto ang isang Korean pancit canton. May sense ba yung sinabi ko? Gagawin ko to, I'll do this justice, yun na lang. So, yan, panoodin niyo ako kung paano magluto ng instant noodles. So the first step in cooking any Korean dish, nakanang. Kailangan mo ng green onion. Sabi nga nila, mas maraming green onions, mas masarap at mas lasang Korean dish. So dito nag-slice ako ng green onion. Next, nag-fry ako ng egg. So ayoko tong baliktarin. Ang ginawa ko na lang, parang yung dati kong technique, pinainit ko yung skillet, tapos pag medyo mainit-init na yung oil, medyo luto na yung itlog sa ilalim, naglagay ako ng 1 tablespoon of water and tinakpan ko. Hayaan nyo na lang yun sa low fire hanggang maluto, perfect na yung egg. Tapos itabi na lang natin. Ngayon, dun sa skillet na yun, parehas na parehas, yung pa rin yung ginamit ko, naglagay ako ng hinimay na lechon manok. So naglechon manok ako, kung ano yung natira dito sa kusina ko, yun na lang ginamit ko kaysa magluto pa, di ba? So nirepurpose ko na lang. And dun din sa exact same skillet na yun, nagluto ako ng gyoza. So, yung gyoza, how to make gyoza, tignan nyo na lang po yung video ko. Meron videong nagawa kung paano to gawin. And then, pag naprito na yung ilalim ng dumplings, gumawa kayo ng slurry. So, water and 1 tablespoon of flour. Tapos, iprito nyo na lang ulit. Tapos, tatakpan nyo at hayaan nyo na lang sila maluto. Now, for the star of the show, punta tayo doon sa Chapagetti. So na-realize ko na may tatlong pack. Tinanggal ko yung pack na meron mga dehydrated ingredients, mga chicharon, yung mga vegetables. So kumukulo na yung tubig, naglagay ako ng 8 tablespoon, and hinalo ko yung dalawang packet na flavorings. Which is technically 4 kasi dalawa yung ginagawa natin. Now, nilagay ko yung noodles. And naghintay ako ng 5 minutes hanggang maluto sila. Huwag niyong karakrakin, ha? Huwag niyong putol-putulin kasi nahabol natin yung mahabang strands. Pagkatapos maluto, i-drain ang water. Yan. Pag na-drain na ang water, ihalo na natin yung mga sauces. After a quick stir. Technically, pwede na to, ha? Pwede nang kainin. Pero syempre, lalagyan ko ng toppings. So, naglagay ako ng cheese para Korean. Nilagay ko sa ibabaw yung gyoza. Yan, ang ganda. May floral pattern, dikit-dikit. And finally, for the protein, nilagay ko yung lechon manok na sinotay natin. Pagkatapos, nilagay ko na yung onions, yung green onions. And to top it off, nilagay ko yung dalawang perfectly fried sunny side up egg. Nakita nyo naman kung paano ako ginawa. Gayahin nyo na lang. And for a finishing touch, maalala nyo yung flavor packet na may mga dehydrated stuff? Yun, inisprinkle ko lang siya all over. Pagkatapos nyo isprinkle, buksan nyo lang yung kalan in high heat hanggang parang maging sizzling na yung pot, maging sizzling na yung frying pan. So mainit-init pa. Pagkatapos nun, tanggalin siya sa high fire at ilagay na sa lamesa. Tapos na siya. Enjoy! And we're done! So, ito na po yung Chapagetti. Siyempre, titikman ko to. Mmm.
Sarap ng toms niya. Ito nga pala, itong dish na to kinakain talaga to dito sa ano ah, sa frying pan. Pero may frying pan sila maliliit. Kasi lang dahil dalawa kami, kaya ginawa ko for two. Huwag niyo naman sasabihin tamad akong maghugas ng plato kasi oo, tamad talaga ako. Thank you for watching. And until then, this has been the Gunulaging Guy. Peace.